mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Malakas man ang ihip ng hangin at maulan na hindi inalintana ng ginang na si Aling Mila ang bigat ng kanyang dalahin. Sa kabilang braso ay bitbit niya ang kanyang mga panindang lumpia, samantalang ang sa kabila naman ay tanga niya ang kanyang anak habang ipit niya sa kanyang leeg ang payong. Huwag kang malikot anak para hindi ka mabasa. Malapit na tayo sa ospital, saad ni Aling Mila sa kanyang anak. Marami na kasing suki sa ospital si Aling Mila at mabilis niyang maubos ang kanyang tinda kaya doon niya gustong magtinda. Malapit na mag-ina nang sa tarangkahan ng ospital ay nakita ng ginang ang isang matandang lamig na lamig. Wala man siyang maialok na mainit na inumin ay inutusan niya ang kanyang anak na mag-abot ng lumpia dito upang kahit paano ay may mailaman na matanda sa kanyang kumakalam na sikmura. Lumakas muli ang hangin kaya halos tumakbo na siya sa pagpasok sa ospital. Sa kanyang pagmamadali ay hindi niya sinasadya na mabangga ang matagal ng doktor doon na si Doc Bobby. Nadungisan nito ang puting uniforme ng doktor. Naku Doc, pasensya na po kayo at hindi ko kayo napansin. Patawad po talaga. Kung gusto niyo po ay iuwi ko ang tsali ko ninyo at lalaban ko po, sambit ni Aling Mila sa doktor. Huwag na po kayong mag-alala Aling Mila, pauwi na rin po ako. Tsaka may isa pa naman akong tsaleko sa opisina ko. Ako na lamang pong magpapalaban ito, saad ng doktor. Nagpumilit pa rin ang ginang ngunit patuloy sa pagtangian doktor. Ito po Doc, tanggapin niyo po ang tinda kong lumpia. Sige na po, pakiusap pa ni Aling Mila. Upang matapos na ang paghingi ng kapatawaran ng ginang ay tinanggap na lamang ito ng doktor. Bakit ho ba bitbit niyo pa ang anak ninyo sa ganitong uri ng panahon? Delikado po para sa inyong dalawa at delikado rin para sa kanya, lalo pat dito ang tungo ninyo sa ospital, saad ng doktor. Wala po kasi akong mapag-iwanan sa anak ko Doc, pero hindi naman po ako pwedeng tumigil sa pagtitinda dahil ito lamang po ang kinabubuhay namin, tugon naman ang ginang. Nasaan ba ang asawa mo? Tanong muli ni Doc Bobby. Naku, mahabang kwento po. Natigok po ang asawa ko dahil sa inkwentro. Sumama po kasi siya sa kilusa ng mga rebelde. Magmula po noon ay kami na lang talaga nitong anak kong si Lena ang magkasama, payag ni Aling Mila. Alam nyo Aling Mila, masarap itong lumpia ninyo. Tsaka nakita ko po ang kabutihang ginawa ninyo sa matanda. Ibang klase talaga kayo. Marami po ba kayong alam na iluto? Tanong ng doktor. Opo, hilig ko po talaga ang pagluluto. Kapag nga mabibigyan ako ng pagkakataon ay magkakarindiriya ako, sambit ng Ali. Napahanga si Doc Bobby sa kabutihan at pagpuporsigi ni Aling Mila. Namimiss ko na kasing kumain ng mga lutong bahay. Mag-isa na lang kasi ako sa bahay. At syempre, kapag abalay lagi na lang sa labas ako kumakain. Baka pwede niyo naman ako matulungan. Gusto ko sanang alokin kayo na magkasambay sa akin. Kung gusto niyo lang po ha, alok ni Doc Bobby. Kung ayos lang din po, ay doon na sana rin kayo tumira ng anak mo sa bahay ko, dagdag pa nito. Agad na pumayag ang ginang. Labis ang kanyang saya sapagkat malaking tulong ito sa kanila ng kanyang anak. Lalo na sa kanya dahil hindi na siya mahirapan pa sa pagtitinda. Hindi na rin nila kailangan pang manirahan malapit sa estero kung saan sila kasalukuyang nanunuluyan. Lubusan ang pasalamat ni Aling Mila sa kabutihan ng doktor. Pinangako niya na pagbubutihin niya ang kanyang trabaho dito. Wala nang mga magulang si Doc Bobby. Ang nag-iisa naman niyang kapatid ay isang doktor din na nakabase naman sa ibang bansa. Marahil dahil din sa pagkasubsob sa kanyang propesyon ay hindi na nito nagawa pang mag-asawa. Samantala, ilang beses sinubukan ni Doc Bobby ang katapatan ni Aling Mila.
Minsan ay nag-iwan siya sa kanyang bulsa ng 2,000 piso. Alam ng doktor na alam ni Aling Mila na labis siyang abala, kaya hindi na niya ito hahanapin pa. Ngunit kinabukasan ay nakita na lamang ng doktor ang 2,000 piso sa kanyang mesa, sa kanyang silid. Dahil sa katapatan at lubusang pag-aasikaso na ipinakita ni Aling Mila sa doktor, ay naging panatag na ang kalooban nito sa mag-ina. Sa katunayan nga ay hindi na sila nito tinuring na iba. Pinag-aral din ni Doc Bobby ang anak ni Aling Mila na si Lena. "Anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Tanawin mo itong malaking utang na loob kay Doc Bobby. Sa totoo lang ay hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na ito, anak. Kaya sana ay pakaingatan mo mga biyayang dumarating sa atin, ha?" Paalala ni Aling Mila kay Lena. Hindi naman siya binigo ng dalaga. Kahit kailan ay hindi tinanggi ni Lena ang tunay na katayuan nila sa buhay. Labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang ina sa pagiging kasambahay nito at lalo na ang mabuti nilang amo na patuloy ang pagtulong sa kanila. Lalo nilang pinahanga ang doktor. Sa paglipas ng panahon ay nagkasakit si Doc Bobby. Kahit na may katandaan na si Aling Mila, ay magkasangga pa rin sila ng kanyang anak sa pag-aalaga sa doktor. "Kita mo nga naman, ako ang doktor, pero ako ang inaalagaan," biro ni Doc Bobby sa mag-ina. "Ipahinga nyo lang po ang katawan ninyo, Doc. Kami po ang bahala sa inyo ni nanay," sambit ni Lena sa amo. "Maraming salamat sa inyo. Dahil sa haba ng taon ay narito pa rin kayo sa tabi ko," saad ni Doc Bobby. "Kami po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Doc. Araw-araw ko pong naisip ang tagpong nasagi ko kayo. Dahil simula ng araw na iyon ay nagbago ng buhay namin. Walang hanggang pasalamat po sa inyo, Doc," wika naman ni Aling Mila. Lubos na inalagaan ni Aling Mila at Lena ang may sakit na doktor. Lahat ng pag-aasikaso na kailangan nilang ibigay ay kanilang ginagawa. Ngunit dahil malala na rin ang kondisyon ng doktor ay binawiin na rin ito ng buhay. Labis naman ang lungkot na mag-ina. "Nay, pangako ko po, magiging doktor ako tulad ni Doc Bobby. Hindi lang po isang magaling na doktor, ngunit mabuting tao po kahit kanino," saad ni Lena sa ina. Nang inilibing na ang doktor ay aalis sana mag-ina sa bahay nito. Ngunit pinigilan sila ng kapatid ni Doc Bobby. Iniabot nito ang isang papel sa kanila. Laking gulat nila nang mabasa ang nilalaman nito. "Tama kayo. Iniwan ng kapatid ko sa inyo ang lahat ng kanyang ari-arian kasama ang bahay na ito. Alam niya nga sa pangalaga ninyo ay lubos na maaalagaan ng kanyang mga naiwan," sambit ng kapatid na doktor. Napaluha na lamang mag-ina sapagkat hindi nila akalain na hanggang sa huli ay hindi sila papabayaan ni Doc Bobby. "Hindi ko po alam kung ano ang nagawa ko upang matanggap ko ang mga bagay na ito mula sa inyong kapatid," pagtangis ni Aling Mila. "Mabuti ang puso ninyo at ang inyong pagkatao. Hindi nyo rin naman po pinabayaan ang kapatid ko, kaya karapat dapat pong maiwan sa inyo ang lahat ng ito. Naniniwala po ako na hindi mapupunta lamang sa wala ang lahat ng alaala ng aking kapatid," saad ng babaeng doktor. Ginamit ni Aling Mila at Lena ang ipinamana sa kanila ni Doc Bobby upang magkaroon ng magandang buhay. Nakatapos ng pag-aaral si Lena at tinupad niya ang kanyang mga pangako na tutulong sa mga nangangailangan. Kahit na nagbago na ang buhay na mag-ina ay hindi pa rin nila inalis sa pagkakatapak sa lupa ang kanilang mga paa. Hindi nila nakalimutan na ang dahilan ng lahat ng ito ay isang magaling at mabuting doktor na tumulong sa kanila. Simula noon ay tumutulong sila sa mahihirap na mga tao, lalong-lalo na sa mga pasyente na walang kakayahang magbayad. Naging mabuti ang mag-ina sa lahat ng tao. At dahil nga doon ay patuloy na pumapasok ang mga blessings sa kanilang pamilya. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po ang mga natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and
God bless. Peace out.